Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. But today is the beginning of a better day for Manila Bay. Kaya ako hindi lamang bilang isang punong lungsod, kundi bilang batang Manila din, na taus-pusong nagpapasalamat kay Pangulong Duterte na kinakatawan ni Secretary Simato ng DNR na tugunan at tuntukan yung matagal ng suliraning ikinipik balikat lamang ng ilang nagdaan. Ngunit ngayon, nalulugod kami, Secretary Simato, at sa punang inyong mga kasamahan sa departamento ng isang pinakamalaking partner ng siyudad ng Maynila to make it more healthier with air, healthier with body of water, and physical vibrancy of the city. Ang partner namin ay ang Department of Natural Resources. Kaya sa inyo lahat, mga kababayan, maaari kanya-kanya tayong opinion at napakalaga noon sa demokrasya. Ngunit kapag may nakikita naman tayong maganda at sa tingin natin ay mabuti at makatutulong, siya namang ating susuportahan. At sa kabilang banda, umasa kayo na mga malinood, dumating dito, at ang aming mga kababayan sa lungsod, sa maliit naming kaparaanan bilang pamahalaang lungsod. Hindi na naman kami papayag na anumang uri ng development na i-introduce sa lungsod ay makapaminsala sa kalusugan ng tao, sapagkat yan ay obligasyon nila, obligasyon namin na mapanatiling ligtas ang bawat tao. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Copacabana Beach in Brazil. There is Brazil in Manila. Maganda na kayo ng two-piece. But not now. Because while it is true and we agree that some of it are superficial aesthetic value, but the major issue here, that's why you're all here, is to clean up Manila Bay and DNR make a facility that all those filth coming from inland ay mapoproteksyonan bago matapon sa gitna ng dagat. Yun po ang kahalagaan ng programa nito. Hindi lang po yung beach. This is just an add-on. At maaari may ilan na nagsasabing hindi na papanahon. Ang tanong ko sa inyo, kailan ang panahon para pangalagaan ang kapaligiran ng ating bansa? Sometimes, we, in government, masyado kaming susceptible to pleasing a lot of people just to get elected or to be in position, to the point wherein we are now turning populist instead of being objective. Maraming ngayon, kaliwat kanan, nagmamadali. May panahon para sa politika. May panahon para sa pagkilala, pagbigay ng pagkilala sa mga taong nagsisikap, itaguyod ang aming siyudad, at sana itatulad din ng ibang siyudad at municipal provincia na nakapalibot sa 1,900 square kilometer
of Manila Bay. Kaya malaki pa ho ang ating kakarapin. Sana ako naman nananawagan, huwag niyo nang idamay ang Maynila sa politika ninyo. Kailangan namin ito. Kailangan namin ng malinis na dagat. Kailangan namin ng malinis na ilog. Kailangan namin ng malinis na creek. Kailangan yon ng mga susunod sa salinlahin namin. Let we pay the price today so that the next generation will have a better, vibrant city of Manila. We deserve it, mga kababayan ko. Sana po sa inyo, nakikisuyo ako, magkaisan muna tayo. Hindi kalaban ng DNR, ANDAR, DSWD yung mga taong gobyerno, hindi kalaban ng pamahalaan. Meron tayong kalaban, baka katabi nyo lang. Nandyan lang o si COVID-19. Lumiligid-ligid. Yun ang tunay na kalaban. Kaya tayo, maaari, at ginagalang naman natin, may pagkakaiba-iba ng pananaw. Ngunit kailangan manatili sa ating sa puso at diwa natin na tayo ay Pilipino. Pilipino na may responsibilidad sa kanyang bansa, sa kanyang siyudad, sa kanyang komunidad. Yan po, mga kaibigan, mga kababayan, napalito. Yan ang hinihingi namin sa inyo. Kaya sa inyo lahat muli, maraming salamat sa pagmamalasakit ninyo sa Maynila. Akalain nyo, kayo po ang promoter ng Maynila. Pinag-usapan ulit ang Maynila dahil sa inyo. Maraming salamat sa Dolomite. Hindi namin kailangan mag-promote. At nalulugod naman kami. Pasalamat na rin sa mga banyaga na nagpupunta rito ngayon. At talagang mas excited pa sila kaysa sa ilan natin yung mga kababayan. Ngayon, and let me be clear about our excitement. Our excitement is just one thing. But let me assure you, in our own little way, in our own little way, in the city of Manila, we will do our best, in our own little way, to really address COVID-19. Nandun pa rin kami. Hindi kami nalalayo ng direksyon. Hindi kami nalilihis ng pananaw. Yung panganib na nakaabang sa bawat isa sa inyo, sa bawat pamilya, miyembro ng pamilya nyo o kaanak, ipilitin namin magbuti. At sa pakikisa nyo rin, mamamayan at pamahalang nagkakaisa laban sa COVID-19, one way or another, is just a question of time. We will succeed. Hindi pwedeng manalo ang virus sa tao. Kaya sa inyo po, mga nasa Kodli, thank you for coming. Excited na ba kayo? Excited na? Oo, muna kayo maligo ngayon ha, hindi nagamot pa yung dagat. Pero enjoy the view. Enjoy cleanliness. And last, nakikisuyo naman ako. O, tumoskas na gobyerno. Tama mali. Ang laki ng gastos, tama mali. 2 taon na, nagpapagal. Secretary si Matot, 10 ng kanyang mga kasamahan sa DNR. Hirap na hirap na rin sila. Bagay na tinutupan nila ang kanilang tungkulin. Modesty aside, we in the city of Manila, makisuyo naman sa inyo, palakpakan nyo ang mga Baseco Ranger, Estero Ranger, saka Mandaragat, ang NMDA, DPWH, yan ang mga partner namin na nakikita nyo pumupulot ng basura dito.
basura ang hindi na namin tinuro kung kani-kanino lumanding dito sa Maynila, kakalamitin namin. Pero may pakiusap naman ako. Matapos gawin at patuloy na gagawin at ayusin, makikiusap naman ako. Yung mga balat ng candy ninyo, pinag-inuman ninyo, pinag-chichahan ninyo, lagay niya naman sa tamang sisidlan. Maging responsable rin tayo, mamamayan. May obligasyon din tayo. Hindi lang gobyerno nagpo-proteksyon ng kapaligiran. Nananawagan ako sa lahat ng taga-lungsod ng Maynila at mga taong dadako sa lungsod ng Maynila. Nakikiusap pa ko't buong kababango. Dumating kayong malinis, malis kayong malinis. Hindi naman siguro kabigatan nyo. Pag yun, ginawa nyo, susuklian ko. Kami, na nasa pamahalaang lungsod, ang may susukli namin sa inyo, pipilitin namin maging mainam, maging masinop, at maging epesyente sa lahat ang uri na suliran ng kinakarap ng bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. At pipilitin namin na kayo pumupunta rito maging panatag at ligtas. No harm will come to you. We'll do our best. Yun ang aming sukli sa inyo, mga kababayan. So tulong-tulong, pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamalasakit sa kapwa. Yan, siguro ang paalala sa atin ng Manila Bay. Magandang umaga po. Pagpalaiwa kayo ng Kong Megapal. Manila! Popol!